nandito po tayo ngayon, dumayo tayo sa Antimonan Fish Market. Tingnan po natin ngayon kung ano-ano yung mga isda na meron. Busy po sila dito, mabilisan lang ang galaw. Yung mga tuna naman, saan panggaling yan? Sa Pacific. Ah, yan. Bagong huli. Maliliit pa yan kung tutusin. Oo, ano? Maliliit yan. Ito po yung kanilang 55 kg. Pinakamalaki nila sa ngayon at nagkakahalaga ng 270 pesos per kilo daw dito sa Antimonan Fish Market. At sa Manila, maibebenta na po ito ng 400 pataas per kilo. So, hindi na masama. Compute nyo na to. Sana all may ganitong nahuhuli araw-araw, 55 kg. Ayun o, dumayo po tayo ngayon dito sa Antimonan Fish Market. Kitang-kita nyo naman ang ating mga mangingisda. Simula 4 a.m., 5 a.m., unti-unti sila bumababa dito sa Antimonan Fish Market para magbagsak. Busy po sila dito, mabilisan lang ang galaw. At titignan po natin kung ano-ano ang mga isda na binabagsak dito. Makikilala natin yung mga makukulit, yung mga boys, at kung ano yung pinaka main produce nila o main product ng kanilang karagatan dito. Sa tingin ko, iba-iba yung isda dito, depende sa season. Ngayon, puntahan natin yung kanilang fish market para makita natin kung ano-ano yung mga isda nila dito. Woohoo! Kuya, ano pangalan mo? Felito po. Ano trabaho mo dito, kuya? Nagtitinda ng isda. Titinda? Ano mga isda? Kahit ano po. Kahit ano? May galunggong, may bangus, may tilapia. Matagal ka na dito sa Antimonan? Matagal na po. Dito na po ako lumaki. Dito na ako nag-asawa. Aba? Babaisil kami dito. Sa Maynila, ang bintahan ng galunggong dito ay namumuna ng mga 110. 110 ng isang kilo? Yung galunggong ha, ganyan, maliit. Ang maliliit. Ano pangalan nito eh? Rosemary po. Miss Rosemary, ayan. Ito mga dilis na to, magkano bentahan dito per kilo? 110 po. 110. Ito po sa Antimonan, 110 per kilo, ang dilis, fresh na fresh. Saan galing itong mga dilis nyo? Quezon-Quezon po. Sa? Quezon-Quezon. Sa Quezon-Quezon, sa kabilang isla. Opo. Dilis. Kuya, anong mga isda mo dito? Lumahan, galunggong, dilis. Magkano bentahan ng galunggong dito? 110. Busy sila talaga. So dito naman po, kinakarga, dadalhin daw po nila sa Farmers Cubao, sa supermarket naman ito, babagsak. Halo-halo, may galunggong, merong mga yellow pin kanina, nandun ang nakarga na. At mabilisan lang ang galawan talaga nila dito dahil nahabol nila yung oras. Nani? Ilang kilo, kuya? 19. Anong isda yan, kuya? Talima po. Ha? Talima ko, galunggong. Galunggong din. Ano pangalan mo, kuya? Francis po, Francis. Si Francis, ayan. So, si Francis, isa sa mga... Magbabakaw. Magbabakaw. Yung magbabakaw po, yun yung... Dati na yung humihingi ng isda. Sila po yung mga... Ito po yung mga libro. Humihingi ng balato. Balato-balato lang naman. Pang-ulam, ganyan. Para pakisama. Kasama na yun sa kultura niyan, di ba? Lilabor lang po kami. Lilabor. Tutulong sa mga mangingisda. Mga isda-isda. Marami. Mag-ingat ka, magbota ka kasi, kaya... Wala po magagawa, ganito po talaga. Okay, hindi po mapapabilis pag nakabota. Ano yung makagalaw? Maubusan po, maubusan ng mga mabubuhat. Kaya kailangan na po yung dandaan lang. Kuya, anong isda ito? Dorado po. Dorado. At ito po, magkano bentahan? 140 ang kilo. 140 pesos. Pag dito? Oh. Pag nasa Manila na? 250 na yan. 250 na. Yung mga tuna naman, saan panggaling yan? Sa Pacific. Ah, yan. Bagong huli. Maliliit pa yan kung tutusin. Oo, ano? Maliliit yan. Kuya, anong pangalan mo? Alan. Kasama po na Alan. Si Kuya Alan. Ikaw, pag-uwi Alan.
Ito po yung kanilang 55 kg. Pinakamalaki nila sa ngayon at nagkakahalaga ng 270 pesos per kilo daw dito sa Antimonan Fish Market. At sa Manila, maibebenta na po ito ng 400 pataas per kilo. So, hindi na masama. Compute nyo na to. Sana all may ganitong nahuhuli araw-araw, 55 kg.